Last na lang talaga to at galing pa rin to kay Sir Generoso. Ito kasi sinishare niyang tawag nito reviewer. Maganda kasi ito at itong mga ganito yung mga mixture, kung ano pa yung mga find the number, gamit na gamit yan sa civil service exam or any math exam. Kaya explain natin ito, madali lang kasi ito. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Basahin natin. Concrete is made of a mixture of cement, sand, gravel. Tatlo. If the weight of gravel is twice the weight of the sand and the weight of the cement is three-fifths of the weight of the sand, how many kilograms of each are required to make 540 kilograms of concrete? So, hindi natin makita yung ibang mga choices dito. Ang karamihang problema dito is paano gawan ng equation. Ganito lang yan. Sulat natin si cement, pangit ng handwriting ko, tapos si sand, tapos si gravel. Tama ba yung pag-pronounce ko? Tapos, are required to make 540. So, bali kung i-add mo yung mga weight dyan, ang equal dyan ay, ang total dyan ay 540. Now, let S be the weight of the sand. Kasi sila lahat puro referred sa sand. So, yan yung weight ni sand. If the weight sa gravel daw is twice the weight of the sand, so, twice the weight of the sand. Yan si gravel. Next. And the weight of the cement is three-fifths of the weight of the sand. Three-fifths of weight sa sand. So, yan na yun equals 540. Pariho na sila sa, meron na silang mga like terms. Yan na yung equation natin na pwede na nating isolve. Next, para wala tayong denominator, i-multiply natin ang buong equation ng 5. Kapag minumultiply natin ng 5, makancel out na yung denominator na 5. So, ang natitira na lang dito ay si 3s. Pero, nag-multiply tayo ng 5 sa buong equation. So, 5 times s and that is 5s. Yung mga add sign nandyan lang. 5 times 2s and that is 10s equals 5 times 540 and that is 2700. I-double check lang natin kung tama ba yung ginawa ko. Mag-multiply tayo. 20, 25, 27 nga. So, ngayon, mga like terms man yan, i-add natin yan. 3S plus 5S plus 10S, that is 18S. 2,700. Now, para ma-isolate si S dyan, itong 18, since pang-multiply siya, pang-divide siya sa 2,700. Yang si 18. Tapos ngayon, isa-isahin natin yang isolve. Mag-divide bali tayo. So, this is 1, so 18. And then, 27 minus 18, and that is 9. Bring down mo itong 0. Next, 90 divided by 18. O ilang 18 ba sa 90? That is, ilan ba yan? Ta-ding! And that is 5. So, exactly 90, itong 0 na to, kopyahin mo na lang sa taas. So, si S is equals to 150. Si sand ay 150. Itong si sand, 150 si sand. Next, si gravel ay twice nitong si sand. So, this is 300. Okay? Next, si cement ay 350. Ni sand. Bali, 3/5 i-multiply mo sa 150. Pwede mang ganyan. So, this is 150 divided by 5 and that is 30. So, 30 times 3 and that is 90. Or, pwede mo ganun na lang. 3/5 tapos times 150. Ito ang i-multiply mo bago mo i-divide ng 5. Ang sagot dyan ay 90 pa rin. So, si cement ay 90. So, ang sagot dito ay cement 90,
sand 150, at si gravel ay 300. Ang total niyan ay 540. Wala sa choices kasi ito lang nakikita natin. Mali man yun, ang sand dito ay 90, dapat 150. Baka nandito sa, ito sigurong letter A siguro dito. Pero please lang ha, huwag niyong i-memorize yung answer kasi hindi talaga yan nakakatulong sa inyo. Dapat yung paraan kung paano ito sagutan ng tama.